tayo. Sampo natin ang ating mga Biblia. Sampo natin Lucas chapter 23 verses 6 hanggang 17. Pwede po natin basahin yung nasa screen. Let us all read. Ready? Read. When Pilate heard this, he asked whether the man was a Galilean. And when he learned that he belonged to Herod's jurisdiction, he sent him over to Herod, who was himself in Jerusalem at the time. When Herod saw Jesus, he was very glad, for he had long desired to see him, because he had heard about him, and he was hoping to see some sign that had him. So he questioned him as some of them, but he made no answer. The chief priests and his wife stood by, vehemently accusing him. And Herod and his soldiers treated him with contempt and mocked him. Then, arraying him in splendid clothing, he sent him back to Pilate. And Herod and Pilate became friends with each other that very day. For before this they had been an enmity with each other. Pilate then called together the chief priests and the rulers of the people, and said to them, you brought this man as one who was deceiving the people, and after examining him before you, behold, I did not find this man guilty of any of your charges against him. Neither did Herod. For he sent him back to us. Look, I am serving death as been denied by me. I will therefore punish and release him. Let us pray. Our dear Heavenly Father, patuloy po aming Ama ang masasalamat namin at sa inyong grasya, sa inyong humahabag, Panginoon Diyos, pagpapatuloy na nagpapakumbaba as we are truly grateful for this privilege that you have gathered us again to worship you in this place, to worship you in spirit and in truth, Heavenly Father. Salamat po sa privilege na ito, sa kalayaan na nagagawa namin ito, pagkamat kami nasa bansang ito ng gitnang silangan, Panginoon. Aming Ama, sa aming patuloy na pagsamba sa iyo, sa pag-aaral po namin ng iyong kapangyarihang salita, ako'y patuloy na lumalapit pa rin, humihingi ng grasya, humihingi ng habag. Tulungan mo nawa kami habang kami nag-aaral sa mga sandaling ito. Tulungan mo po nawa ang bawat isa sa amin na maunawaan po namin ang mga hiwagang nagbubuhat lamang sa iyo. Kahabagan mo po nawa kami lahat, Panginoon. Ingatan mo nawa kami as we study your words. Ingatan po kami mula sa panggugulo ng kaaway, Panginoon, sa pang-distract, sa anumang pag-aalam na maaaring gawin ng kaaway upang hindi namin matanggap ang iyong mensahe ng malinaw. Tulungan mo nawa kami, samahan mo po nawa kami. Maging ako ng inyong abang lingkod, kahabagan mo nawa po ko, Panginoon. Lord, ikaw po nawa ang gumamit sa akin at loobin mo nawa po, makihayag ko na buong tapang ang iyong makapangyarihang salita para lang sa iyong karakanan. Ito po ang dalangin namin sa iyo, Ama, sa tulong po ng malalong Espiritu at sa tanging pangalan po ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Nakaupo na po tayo lahat. Amen. Pati yun ang Panginoon. Gusto na. Salamat sa Diyos. Pagbuhay ni Tita Lerma. Oh, glory to God. At sa masarap na inihanda. Ang busog eh. Salamat po sa Panginoon. So, sabihin niyo nga po, suffer. Suffer. Hindi po hapunan niya, Suffer. Dusa. Suffer. Though innocent.
biyaya po ng Panginoon. Nabasa po natin yung mga talata. At nakita po natin dito. Ito ay kadugtong noong ating pinag-aralan mga nakaraan. Nakita po natin na ipinato pa lang kay Gobernador Pailay pa lang. Sinabi na niya, inosente ang Panginoon. Wala siyang naintang dahilan. Ano po? Kasi nga, ang grounds lamang o ang grounds ng mga Hudyo para ipapatay ang Panginoon Jesus ay ang sinabi ng Panginoon na siya nga. Siya nga ang Kristo at makikita niyo bababa mula sa kalangitan ng anak ng tao. So nung sinabi niya yun, inilas ng mga punong pari, pinakapunong pari ang kanyang damit, kasi sinabi, wala na kailangan witness natin lahat. Blasphemy ang kanilang verdict sa Panginoon Jesus. A case that is not punishable by death para sa mga Romans. Kasi nga, napag-aralan natin yung mga nakaraan, ano naman kung sinabi niyang siya ay Diyos? Kasi nga, maraming Diyos sa kanila. So, hindi issue sa kanila yun. Tama po. Ang issue pa sa kanila ay pag sinabi mo ikaw ay king. Kasi, basically, kumakalaban ka kay Caesar na emperor ng Rome. Yung pangas. Kaya ang dinala nilang case is yun nga. At yung description na he is steering the people para maghimagsik laban sa Roma. At siniyasat naman ni Pilate at nakita niya hindi totoo. Hindi totoo. So, that is the scenario. Kaya, nung nalaman niya na siya pala, si Kristo pala, ay nagmula sa Galilee, kasi nga, sabi sa verse 5, but they were the more fierce, saying, he stirs up the people teaching throughout all Judea, beginning from Galilee to this place. Ayun ang sabi sa verse 5. Ginugulo niya isip ng mga tao para maging magsik laban sa Roma mula sa Galilea hanggang dito sa lugar na ito. Nasabi ngayon ni Pilato, taga-Galilea ba siya? Para mo sa kalaman ng lahat, ang Galilea po ay isang northern province sa Israel. Kung saan yung Nazareth ay isa sa mga bayan ng Galilea. Dahil si Jesus ay taga-Nazareth, so siya ay taga-Galilea. Amen po? Para mo ikaw ay taga-Alabang, taga-Metro Manila. Alabang gano'n, ha? So, nung nalaman na ito, ay taga-Galilea ka ba? Ay siya, tamang-tama, nandiyan si Herodes. Alam ni Pilato na nandun si Herodes that time. And when he learned that he belonged to Herod's jurisdiction, he sent him over to Herod, who was himself in Jerusalem at that time. Pinadala niya ngayon si Jesus kay Herodes. At nung makarating doon ang Panginoon, when Herod saw Jesus, he was very glad. Bakit? Marami nang narinig si Herodes tungkol kay Jesus. At excited siya makita si Jesus because he wants to be entertained. Dahil nakakarinig siya, si Jesus ay gumagawa ng mga himala. And many marvelous things. Sinasabi pa niya, siya ay si Juan Bautista ng maling na buhay. Kaya excited siya na makita ang Panginoong Jesus. For he long desired to see him because he had heard about him
And he was hoping to see some sign done by him. So I questioned him at some length, but he made no answer. So maraming tinanong si Herodes. Tukoy mo. Pero ang Panginoon, sustained nila. The chief priests and the scribes stood by, vehemently accusing him. Tahimik lang ang Panginoon Jesus. Habang itong mga chief priests, mga punong pari, ay vehemently, talagang toto-toto ang mga husga, mga kusa sa Panginoon Jesus habang siya ay nasa harapan ni Herodes. And Herod, with his soldier, treated him with contempt and mocked him. Nung wala silang, mahita sa Panginoon, ayaw magsalita, ayaw gumawa ng himala, ayaw, gusto nga lang niya ma-entertain eh. He's not even really curious about the case or interested in whatsoever form. He and his soldier treated him with contempt and mocked him. Sabi niyo ako, mocked him. Simula lahit-lahitin nila ang Panginoon. Ano pang ginawa nila? Then arraying him in splendid clothing, he sent him back to Pilate. Sa ibang salin, niluhuran pa siya. Ninamitan siya ng mamahalin, nilayit-layit siya. At pinabalik kay Pilato. And Herod and Pilate became friends with each other that very day. For before this, they had been at enmity with each other. Naging close pa tuloy sila kayo ni Pilate. Kasi talaga naging kirehan sila eh. Ni Pilato. Pagkatapos, Pilate then called together the chief priests and the rulers and the people, and said to them, "You brought me this man as one who was misleading the people. And after examining him before you, behold, I did not find this man guilty of any of your charges against him." Dinala niyo sa akin yung taong ito, nilitis ko siya sa harapan niyo. At tingnan niyo, wala akong nakita sa kanya. Na any, sabi ko, guilty of any of your charges. Hindi siya guilty. Neither did Herod. Pati si Herodes, wala rin nakita na siya'y guilty of any of your charges. Kahit kung nasa harapan si Jesus ni Herod, tuloy-tuloy pangako sa nila, wala kayo si Herod, walang nakita. For he sent him back to us. Look, nothing deserving death has been done by him. I will therefore punish and release him. Amen po? Amen. Sa ibang manuskripto, no, ito yung mas matandang manuskript, meron pang verse 17. Sabi doon, "For it was necessary for him to release one of them at the feast." Kasi nga, parating na ang pista nung time na yon, malapit na ang pista ng leavened bread at ng Pasko. At tuwing darating ang pista yon, nagpapakawala si Pilate ng isang convicted criminal. So, para kay Pilato, ang gusto niyang pakawala na ay ang Panginoon Jesus. So, yun ang storya. Yun ang event. Yun ang pangyayari.
Ngayon, tignan po natin sa mga nabanggit na ito ang tatlong mahalagang puntos. Ang kagandahan dito sa pag-aaralan natin, sa biyaya po ng Panginoon, because ito ay narrative. Sabihin nga, narrative. Narrative. Meaning, hindi siya direct teaching. Ano po? Hindi siya direct teaching, kundi ito ay kwento. O in-state, ni-narrate, ni Luke, ano yung nangyari sa Panginoong Jesus ayon sa kanyang pag-research. Kasi si Lucas po ay hindi kasama sa 12 apostol. Siya ay nag-research, kinausap niya yung mga nakasama ng Panginoong Jesus at yung mga eyewitnesses. At naglahat siya ng maayos na narration na pagsasalaysay para kay Theophilus na kanyang sinulatan. Para maipaliwanag kay Theophilus, ano yung nangyari sa Panginoon. So because this is a narration, hindi siya direct teaching, kundi indirect teaching, sa biyaya ng Lord, marami tayong pwedeng makita aral sa nangyari ito sa ating Panginoon. Sa biyaya ng Lord, meron tayong titignan ng tatlo dito sa mga talata. Una, Christ is mocked by all people. Christ was mocked by all people. Ang sabi po sa Luke 23:8-12. Tingnan niyo po from 8-12. When Herod saw Jesus, he was very glad, for he had long desired to see him because he had heard about him and was hoping to see some sign done by him. So he questioned him at some length and he made no answer. The chief priests and the scribes stood by vehemently accusing him. And Herod with his soldier treated him with contempt and mocked him. Then arraying him in splendid clothing, he sent him back to Pilate, and Herod and Pilate became friends with each other that very day. For before this, they had been enmity with one another. See, Jesus was mocked by all people. According to Acts chapter 4, verse 26-28, ito po ang sabi. Acts 4:26-28. Ang sabi po ay ganito, naghahandang makibaka ang mga hari sa lupa at nagtitipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hiniram. Nagkatipon nga sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga hintil at ang buong Israel laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus ang iyong hiniram. Nagkatipon sila kaya't naisakatuparan ang mga dapat mangyari ayon sa itinakda ninyo noon pang una. Amen po. Ito ang sinabi nila Pedro at Juan. Anong sabi? Ang mga hari dito sa lupa ay nagkakatipon at ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinira. Sino-sino nabanggit? Si Herodes, si Poncio Pilato, kasama ang mga hintil at ang buong Israel laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus ang iyong hinira. Nagkatipon sila kaya na isang kabubaran ang dapat mangyari ayon sa itinakda ninyo noon pang una. Amen. Amen. The royalties were against Jesus. They were mocking him. The officials were mocking Christ. The soldiers
were mocking Christ. Ordinary men and women were mocking Christ. Slaves were mocking Christ. The Jews were mocking Christ. The Gentiles were mocking Christ. The religious men were mocking Christ. And even the criminals were mocking Him. Amen po. Amen. The point is, brothers and sisters, we must understand, across the board, people are mocking Christ. Hindi lang mayayaman, hindi lang mga may kapangyarihan ang lumalait sa pangalan ng Panginoon. Hindi lang mga ordinaryong tao pamamayan, hindi lang mga opisyal sa gobyerno, hindi lang mahihirap, hindi lang Amerikano, Hudyo, ano mang lahi, ang mga tao by nature, men hates press. Amen po. Amen. And it is in the same way today. It is in the same way today. Men and women by nature hates Christ and hates God. Because the teachings of Christ goes against the nature of men and women. Amen po? Amen. Look, by nature, they want, gusto mo itang iwalad. Christ will not go with them. Amen po? Amen. All the ways of Christ are not to please men, but only to please God. And by pleasing God, the things that are pleasing to God are not pleasing to men. Because by nature, you want to go against God. Amen. So if you are following Christ, don't be surprised if people are going against Him. Amen po. Amen. If people will mock Him, don't be surprised. At all levels, or hindi nga levels eh, at all categories. Amen po. Amen. At all categories. At ito pa po, if men are to mock Christ and you are a follower of Christ, still don't be surprised. Don't be surprised. Kung pati ikaw madangay kay Christ. Amen. Amen. Bakit? Kasali ka talaga. Kasali ka talaga. If you choose to follow Christ, if you choose to follow Christ, if they mock Him, by God's grace, prepare yourselves. You too will be mocked. Point number two.
They only found innocence in Him. They found Him innocent. In Luke 23, verse 13 to 15. Malinaw po. Makita natin kanina. Pilate then called together the chief priests and the rulers and the people and said to them, "You brought me this man as one who was misleading the people. And after examining him before you, behold, I did not find this man guilty of your charges against him. Neither did Herod, for he sent him back to us. Look, nothing deserving death has been done by him." Pagkatapos ng masusing pagsisiyasat, wala silang natagpuan. These officials, these royalties, have only found innocence in Christ. Amen po? Remember, in Isaiah 53, sabi po sa Isaiah 53, verse 7 to 10. Tignan po natin. Isaiah 53, verse 7 hanggang verse 10. Ito po ang sabi, mga kapatid. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiinit kahit kaunti man. Nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya ay inilibing na kasama ng masasama at mayayaman kahit na siya'y walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Amen po? Amen. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito siya ay mabubuhay ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya ay maisasagawa ang aking pantay. Amen. Even from prophecy, hanggang sa aktual na nabuhay ang Panginoon, no one have ever found Him as a guilty of any sin. Mga kapatid ko, ni minsan hindi siya nagsabi ng kasalanan. Ni minsan hindi siya nagkasala. And even kings and governors and officials and religious men had found nothing against him, but only lies to accuse him. Amen po. Amen. Sinabi rin sa Filipos chapter 2, verse 5 to 8, basahin po natin. Filipos chapter 2, verse 5 hanggang verse 8. Ang sabi po ay ganito, nawa ay magkaroon kayo ng kaisipan. Sabi niyo, kaisipan. Nawa ay magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya ay likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin
hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Amen po? Amen. Have you seen how Christ lived? Paano siya nabuhay? Bagamat siya'y Diyos, siya'y nagpakumbaba, ipinanganak gaya ng karaniwang tao, at mula kapanganakan hanggang kamatayan sa krus, ang sabi mo sa mga talata, siya ay namuhay bilang masunurin. Sabihin niyo nga po, masunurin. Mula kapanganakan hanggang kamatayan. Amen po? Amen. Hindi siya naging masunurin mula nung sa kanyang pagkabata. Pero naging pasaway nung binata. Mula kapanganakan hanggang kanyang kamatayan, ang Panginoon ay naging masunurin. Even when he was investigated by royalties and officials, they found him innocent. Hindi lang siya hindi nagkasala, hindi lang siya hindi nagsinungaling, bagkus namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Naging masunurin. Hindi lang yung wala siyang ginawa na kasalanan, kundi ginawa niya ang lahat ng kabutihan na inananis ng Ama. Amen. Amen. And that is the gospel of Christ. The gospel is not just Christ died for you, but it is also Christ lived for you as well. Amen. Amen po. He had lived for all of us. Siya ang namuhay na kailanman hindi nagsinungaling. At siya ang namuhay nang naging masunurin mula kapanganakan hanggang kamatayan. Amen po? Amen. And it shows in these verses na kahit yung mga royalties na and religious men na ang nag-aakusa sa kanya, they could only find him innocent. My dear brothers and sisters, because that is how Christ lived, and he lived that life for you and for me. Amen. Amen po. Amen. Kasi for us to be saved, mga abadi, upang tayo maligtas sa tiyak na kapahamakan ng impero, ay kailangan mamuhay niya ng may buong kabanalan mula kapanganakan hanggang sa kanyang kamatayan. Amen. Amen. You know why? Because God is holy. Being holy. Holy. And we are not. Dahil siya'y banal. At tayo'y hindi. Dahil hindi tayo banal, that's why we cannot be with God. Amen po. Naalala po ba natin ang mga katotohan? Because these are being reminded for us on this process. That He is holy and we are not. Naalala niyo yung illustration natin?
yung mineral water, yung purified water, yung 5 gallons na purified water, iinom tayo lahat doon. Ama po? Amen. Iinom ba kayo? Tanungin mo na tabi mo, iinom ka ba doon? Sabi mo talaga, oh, tubig po, tubig. Diba yung 5 gallons sa tubig, inumin natin kasi malinis. Tama po? Pero, pag pinatakan yun, ang isang patak na tubig kanal, inumin niyo pa? Buhay naman. Limang gallon naman yung malinis sa isang patak na yung marami. Hindi nyo na inumin. Why? Kasi ang kalinisan ay hindi pwedeng makasama at karumihan. And that is our situation with God, my dear brothers and sisters. In ang sitwasyon ng sangkatauhan sa harapan ng Diyos, na siya'y banal at tayo hindi. Pastor, hindi naman ako ganun kasama. Si Adan nagsayang bangay. Ano ang kasalanan nun? Pumatay ba? Sa libo-libo ng prutas sa pwede nilang kainin, yung kahit sa isang pinagbawal ng Diyos, yun ang kanilang inikman. Sa isang kasalanan na yun, sa isang kasalanan na yun, ay sapat na upang ang tao ay mapahiwalay sa Diyos. Amen po. Amen. At kung kumpara natin ang ating kasalanan sa dalawa, ayaw ko sa inyo. Talaga magmumukhang katawa-tawa yung ating. So we must understand where we are before God. And by His grace and mercy, He has sent His one and only Son, not just to die on the cross, but to live a holy life. So that for all who will put their faith to Him, para sa lahat na magre-repent at sa lahat na maniniwala at magtitiwala sa Panginoong Jesus, ang kanilang kasalanan ay ma-impute kay Christ doon sa krus ng Kalbaryo at ang kanya namang kabanalan ay ma-impute sa atin. Amen po. Balikan natin ulit yung Isaiah 53. Ang sabi sa Isaiah 53, verse 10. Ano pong sabi? Isaiah 53, verse 10. Ito po ang nakasulat. Yet it pleased the Lord to crush him. Sabihin niyo ako, it pleased the Lord. It pleased the Lord to crush him. To crush him. Sabihin niyo, crush. Crush. Ano ibig sabihin yung crush? Hindi ko pata. Nakita na kayo ng pamintang buo. Yeah. Pamintang duro. Yes. Paano nangyari yun? Crush. And it pleases God to crush Jesus Christ. Why? Because what God crushed is not Christ's innocence, but what Christ bare
for all of us, and that is our sin. Yung kasalanan natin. Nung pinarusahan ng Diyos si Kristo, ang nakita ng Diyos ay ang kasalanan ng lahat ng nanampalataya at mananampalataya sa Amen. When He crushed Christ, He saw you. And He saw me. He saw us. Amen po. At kung ikaw nga ay tunay na nakipag-isa sa Kanya, ito po ang sabi. Basahin po natin. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 21. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 21. Ito po ang sabi, mga kapatid. Pakinggan po ninyo. Hindi nagkasala si Kristo. Ngunit dahil sa atin, Siya ay itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan Niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Amen. Hindi Siya nagkasala. He is innocent. But God was pleased to crush Him. Dahil itinuring Siyang makasalanan. He who knew no sin became sin for all of us. As if lahat ng nagawa natin kasalanan, Siya ang gumawa. That's why it is pleasing to God to crush Christ on the cross. Upang sa pamamagitan ni Kristo, tayo'y maging matuwid sa harapan ng Diyos. Amen po? Sa pamamagitan ng pakikiisa natin sa Kanya, maging matuwid tayo sa harapan. Sabi nga po, matuwid. Paano tayo naging matuwid sa harapan ng Panginoon? Basahin po natin, Galatians chapter 3. Galatians chapter 3, verse 26 to 27. Galatians chapter 3 verse 26 to 27. Paano tayo naging matuwid? Ito po ang sabi sa kasulatan. Verse 26. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Ang buhay mismo ni Kristo ang isinuot sa inyo na parang damit na kayo'y mabautismohan sa Kanya. Amen po? Amen. Kayo'y naging anak ng Diyos dahil sa inyong pananalig ni Kristo Jesus. Bakit? Dahil nung kayo'y nananig sa Kanya, isinuot niyo mismo ang buhay ni Jesus na parang damit. Na parang damit. Kaya tayo naging matuwid sa harapan ng Panginoon. Amen po. Amen. Kaya ang mga nanampalataya kay Kristo, ang mga nagsisi, tumalikod sa kanilang kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Jesus, ay naging matuwid sa harapan ng Panginoon. Dahil ang kanilang kasalanan ay napunta kay Kristo sa krus, at ang kabanalan ni Kristo ay isinuot natin parang damit. Kaya nung tinignan ng Diyos si Kristo, nakita na tayo. At ngayon, kung titignan ka ng Diyos, ang nakikita niya ay si Kristo. Kung ikaw, tunay na nagsisisi na nga ng palataya sa Kanya. Amen po. Amen. Kaya ang sabi sa 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Sa paano paraan? Sa pamamagitan ng mga pangyayari ito. Sa pamamagitan ng pangyayari ito.
dahil namuhay siya ng may kabanalan mula kapanganakan hanggang sa kanyang kamatayan. Siya'y nilitis ng lahat. Religious men, royalties, and officials, and found him innocent. Amen. Amen. So he is the perfect sacrifice. The Lamb of God. Who was sacrificed for the forgiveness of our sins. Amen po. Amen. Kung tayo mananampalataya sa Kanya, tayo ngayon magiging anak niya. Dahil buhay mismo ni Kristo. Sabi niya, buhay ni Kristo. Buhay ni Kristo. Buhay niya mismo ang iyong isinuot na para lang. Nang kayo mga bautismo sa akin. Tayo na narin na nagpalataya sa akin. Amen. Amen. Kaya bago ka nasa paningin ng Diyos, kung ikaw ay totoo na nananalig sa Panginoon, you must understand. We must all understand. Bago na tayo sa paningin ng Diyos. Wala na yung dati. Wala na yung dati. Salim ito'y napalta ng bago. That is if we really understand that we have all offended Him. If we will truly humble ourselves that we are not worthy before Him. But it is only by His grace. Tara yung ginanta kanina. We come to Him with empty hands. Ay po. What can you have? What can you give to Him? That you could save yourself. Meron ba? Pwede ba talaga natin yung daanin sa pag atin na lang ako lagi? No. O siya, hindi nalang ako atin, pasto. Hindi na yun. The point is, it is not based on what you do. And what you could do. Amen. It's not based on you. It is all based on His mercy and grace. That is freely being laid before you. Inilalatag ng Diyos sa iyo at sa ating lahat ang habag at grasya ng Panginoon. Kung paano walang tutol na inilatag niya ang kanyang buhay. Though He is innocent. Amen po? Amen. It is for our sake, by His grace, for His glory. Because He lived a holy life from birth until death, no man can testify that he had sinned. Neither Herod, nor Pilate, nor anyone else. Amen? Amen. And the third point is Christ suffered even in innocence. Si Kristo ay nagdusa kahit wala siyang kasalanan. Gaya na sinabi sa Luke 23 verse 16. I will therefore punish and release him. Amen? Yeah. Alam natin lahat, nangyari yung pagpapunish.
Sa ibang salin, I will scourge him. Ipapahagupit ko siya ng buong higpit. At pagkatapos, padalayain ko siya. Sabi ni Pilato. Yes, siya yung pinagupit. Nangyari to. Parang hindi ba? Amen? Amen. Because he was not prince. Instead, they chose the criminal to be released instead. At yun yung nasa 17. Pag-aaral pa natin sa mga susunod. Sabi ko, amen. Christ suffered even in his innocence. Basahin po natin 1 Peter chapter 2, verse 22 to 23. Anong ginawa nila sa Panginoon? 1 Peter, sabi, ito ay sa sinabi, sinalaysay ni Pedro. Chapter 2, verse 22 to 23. Ito po ang sabi. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti. Nang siya'y panirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubayan niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung umano. Amen po. Hindi siya gumanti. Hindi siya nagbangga. Nung siya'y naipin at pahirapan ang mga tao. To me even picture. Ano yung ginawa sa kanya? Picture ba natin? Na, alam ko na panood niyo na yung Passion of Christ. Pero, do we read the scriptures? What really happened? Kasi ayon sa mga scholars, nung time na ang Passion of Christ ay nagawa, yung movie, sabi nila, ito na yung pinakamalapit. Pero napakalayo pa rin ito sa katotohanan. Sa lahat ng nagawang pelikula, yun ay pinakamalapit. Pero napakalayo pa rin yan sa totoong nangyari. Silipin nga natin, ano ba yung nangyari? Una, alam na natin, after sa Gethsemane, talagang doon pa lang, sa pag-iiyak ng kanyang kalooban, talagang tumulong parang dugo. Ayon mo, ang kanyang mga pawis. And from there, nung hinuli siya, nagkaroon ng emotion, binatagpasan ang tenga, may napatakbong ubad. At pagkatapos, siya'y kinalagkan patungo sa bahay ng dating pinakapunong sa sarili. Alam natin, dahil na pinag-aaral natin, walang human rights. Hindi siya, sir, lahat ko po, ingat ka po ha. Oo, may bato, ingat po kayo. Ay, hindi po lang. Kinaladkan siya kung gano'n. Pagkatapos ko, anong sabi? Siya ay pinagpipiringan, pinagsusuntok, pinagsasampal. Pagkatapos, wala ano ma, ang sayo sumampal sa'yo. Amen po? Amen. At pagkatapos, siya ay dinala, una, sa pinakapunong sasantote, umarap sa kapulungan, kahit gabi, at pagkatapos, dinala kay Pilato. At sabi ni Pilato, wala kang makita, punta kay Herodes. Pa Herodes, nilahit-lahit, sinuotan ang damit, pinabalik kay Pilato. Wala kami nakita ni Herodes. Sige, papahagupit ko na lang siya, tapos pala na yun siya. Tapos ano man yan? Silipin mo natin. Mark chapter 15, verse 16 to 20. Mark 15, verse 16, hanggang
20. Simulan natin sa 50 para makita natin yung dugtungan. Sabi dito, sa pag-aangat ni Pilato ng mapagbigyan ng mga tao, pinalaya niya si Barnabas. Si Barnabas. At si Jesus naman ay kanya ipinahagupi. At pagkatapos ay ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Ano yung paghagupi? Dinala ng mga kawal si Jesus sa bakuran ng palasyo ng gobernador. At kanilang tinipon doon ang buong batalyon. Sabihin niya, batalyon. Gano'ng parang yung batalyon? Sampo? Sandaan? Sinuto nila ng balabal na ulay ube, kumuha sila ng sangang matinik, ginawa yung korona at ipinutong sa kanya. Pagkatapos sila ay paotyang nagpugay at bumating sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya'y pinaghahampas sa ulo at pinagduduraan at paotyang niluhod-luhuran. Matapos kutsain, siya'y hinubaran ng balabal na ulay ubi. Sinutan ang sarili niyang dami at inilabas upang ipako sa krus. Nakita na kayo ng sundalo? Sa panahon natin? Sundalo sa akin. Dapat ngayon, kung makita niyo yung braso ng sundalo, malayo po sa braso. Ay, dahil yung sundalo yun. Alaga sa push-up. Alaga sa... Pero imagine niyo yung mga sundalong Romano. Sundalong Romano. Na balot ng bakal ang katawan. At laging handang umaslang. Mga berdugo. Amen po? At ang sabi doon sa Mateo, pinaghahampas siya ng tambo. Sabi niyo nga tambo. Tambo. Ano naisip mo tambo? Yung bagyo. Ano yung bagyo? Saan mo tinipon? Sa palasyo ng gobernador. Sabi niyo palasyo. Palasyo. Wala akong walis na pambagyo doon. So sinabing tambo, either magandang uri ng kahoy, panghising, or bakal. Amin po? Imagine niyo yung bakal niya. Yung braso ng bawat isang lato. Yung magandang uri ng kahoy na tambok. Pinaghahampas ang Panginoon Jesus sa ulo. Though he was innocent. Tiniis lahat yun ang Panginoon. Sabi niya, kung maaari, iwas mo sa akin ang salong ito, pero huwag ang kalooban ko. Hindi kalooban mo. Siya mayroon. Buong puso niyang tinatag pa. Dahil iyon ay para sa iyo, para sa akin. Thank you sa lahat for the glory of our Father God. Amen. Tiniis niya. Minsan sa Bible study namin, tinanong, so, huwag din siya namatay. Yan ang imagine nila. After ka, naranasan mo na bang mapupok sa ulo?
bote, suntok, tambo ni nanay. Nasaan niyo na ba? After mo mapag-aambas, then kailangan mong lumakad upang dikbitin ang mabigat na krus. Dear brothers and sisters, dito tayo sa tinatawag na landas ng pagdurusa ng Panginoon. For the past weeks, we've been studying this. But do we really picture what happened to each other? In our devotions, in our self-studies, even in our Bible study, it's not just something that we cry on in a movie. Pero based sa kasulatan, naiintindihan ba talaga natin ang kailangang pagdaanan ng Panginoon? Just to express how much you really mean to me. Though we are all undeserving of it. Pagkamat hindi tayo karapat-dapat, sino tayo? Pagkamat siya'y Diyos, nagkatawang tao siya, namuhay bilang alipin, ipinanganak, tulad ng isang karaniwang tao, naging masunurin mula kamata, mula kapanganakan, hanggang umabot na siya'y mamamatay, at magdudusa ng pinakamatinding pagdudusa na pwedeng maranasan ng isang tao. Para na-sakripisyo niya ang kanyang sarili bilang kabayaran sa kasalanan ko at kasalanan. Mga minamahal ko kapatid, as we study these events in the life of Christ, how do we picture it? Paano natin ito nalalarawan? Paano natin nakikita ang kahalagahan ito in connection in our, with our lives? Gaano kahalaga yung kailangan niya pagdanasin? Iba pa yung big picture na para sa buong mundo, pero yung personalized, yung para sa'yo. Because He did it for you. He did it for you. Did it for all who will repent and put their faith in Him. He did it to all whom He has chosen from the foundation of the earth, so that they may not perish, and that they may have everlasting life. Minsan may nagtanong, mayroong nagtanong kay Paul Washer, sabi, sa pamamagitan lang ba ng paghihirap, ng ilang oras na paghihirap ng isang tao, sapat na yon para magkaroon ng kapatawaran, ng sangkatauhan sa kanilang kasalanan? Ilang oras lang naman siya naghihirap? And the answer is yes. Mas higit pa. Dahil kung ilalagay mo sa timbangan tayong lahat sa kabila,
lahat ng sangkatauhan sa kabila ng timbangan, lahat ng mga planeta, buong kalawakan, at ilagay mo si Kristo sa kabila, mas mahalaga pa rin siya. Mas mahalaga pa rin siya. Pero pinili niyang magpaumbaba. Pinili niyang ibaba ang kanyang sarili. Danasin ang mga pangyayaring ito. Lait-laitin ng lahat ng tao in all categories of men. Dumanas ng pag-aalimula at matinding paghihirap mula sa kamay ng mga tao na nais niyang iligtas. Ito po ang ginawa ng Panginoon. Amen po. Amen. Now, sa biyaya ng Diyos, as followers of Christ, we must also be ready because we might experience the same. We might also experience the same. Mga kapatid, in all categories, ikaw man ay nagtatrabaho sa gobyerno, ikaw man ay ano man ang sitwasyon ng iyong vida, kung ikaw ay tagasunod ni Kristo. Ano pong sabi? Juan 15, verse 18 to 21. Juan 15, verse 18 to 21. Ito po ang nasusulat. Kung napopuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyo ako muna ang kinapuotan nila bago kayo. Kung kayo'y taga-sanlibutan, mamahalin nila kayo sapagkat kayo'y kabilang sa kanila. Hindi kayo taga-sanlibutan. Sila'y napupuot sa inyo dahil pinili ko kayo. Alalahanin ninyo ito. Walang aliting nakakahigit kaysa kanyang Panginoon. Ako'y inusig nila. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung sinunod nila ang aking sinabi, susundin rin nila ang inyong sasabihin. Subalit ang lahat ng ito ay gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. Amen po? Amen. Sapagkat hindi nila kilala ang nagsugo sa akin, sabi ng Panginoon, walang aliting na akayagin sa inyo, Panginoon. Kung dinanas ko ni Kristo sa kamay ng mga tao, at ikaw ay kagasunod, at ikaw ay alipin niya, hindi malayo nanasin mo rin yung mga bago. Hindi malayo maranasan mo rin malaking alak-alak. Ano man ang katatayuan ng buhay mo, maaaring lainin ka ng mga hayop, ng mga gobernador, ng mga sundalo, ng mga religious men and women, ng mga alibin, ng mga kriminal, ng mga Pilipino, ng mga Indiano, ng mga Arabo, ay sino man sa mga. You could also experience these things. Kasi tagasunod ka rin ni Kristo. Amen po. Dinanas niya ito. Amen. Though He is God, though He was innocent,
tayo ng kanyang talasunod, hindi na ay alam-alam kay Kristo. Maaaral din natin danasin ang mga bagay na ito. Ano pang sabi? Matthew chapter 5 verse 10 to 12. Binasa natin kanina. Matthew 5 10 to 12. Sabi po dito, pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na bawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Amen? Amen. Ganon din ang ginawa ng mga tao sa mga apostol na nauna sa inyo. Sa mga lingkod ng Diyos na namuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Dahil tayo lingkod din niya, maaari din tayong dumanas ng ganito. Ngunit kung ano ang tinamo ng mga kapatid natin nauna sa atin, ay siya yung ating tahanin. Ayon sa pangako ng Panginoon. Ang sinasabi ni Lord, maaari yung danasin ito, pero huwag kayong mag-alala. Amen po? Amen. I will be with you. They could kill you, but I will be with you. Amen po? Amen. They could punish you, but I will be with you. Malaki ang inyong gantimpala sa langit. Sabi ni Panginoon. Sinabi pa sa unang Pedro chapter 2 verse 20 to 21. Unang Pedro chapter 2 verse 20 to 21. Pakinggan po ninyo ako nga. Sabi po, may pagmamalaki ba ang magtiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Hindi. Ngunit kung magtiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng isang halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y insultuhin, hindi siya humanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubayan niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kumatoy. Amen po. Mahabat po. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi. Sabihin nyo nga po, bahagi. Ito po ang sinasabi ng Panginoon. Bahagi ito ng pagkatawag sa atin ng Diyos. Dahil nung siya'y nagtiis ng hirap para sa atin, nagbigay siya ng halimbawa upang ating sundin. Amen? Tingnan po natin.
sa gawa. Chapter 4. Chapter 4, verse 16 hanggang sa mga susunod. Ang sabi po dito, sabi ni Pedro, sabi kila Pedro at Juan, nung umarap sila sa Sanhedrin, ito ang sabi ng Sanhedrin. Ano ang gagawin natin sa mga tao nito? Hayag na sa buong Jerusalem na isang pambihirang himala ang naganap sa pamamagitan nila. Hindi natin ito maikakailan. Pagsabihan na lamang natin sila na huwag nang magsalita kanino man tungkol kay Jesus upang huwag na mabalita ang pangyayari nito. Kaya muli nilang ipinatawag sina Pedro at pinagsabihan huwag na magsalita o magturo pang muli tungkol kay Jesus. Subalit sumagot sila Pedro at Juan, kayo na humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos. Ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos? Hindi maaaring hindi namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Wala silang makitang paraan upang parusahan ang dalawa sapagkat ang mga tao'y nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Kaya binalaan nila ang dalawa, lalo pang mahigpit, saka pinalaya. Amen po? Maging ang mga apostol, lumanas din ng mga pag-uusig dahil sa kanilang pagpapatutong tungkol kay Kristo. Handa mo rin bang ipatutuo si Kristo? Hindi mo rin ba siya ikakaya? Mga kapatid, as we continue to study the final events of the life of Christ nung siya'y namubuhay dito sa lupa, patuloy natin unawain ang lahat ng kanyang ginawa. Patuloy natin balik-balikan ng mga. Because you are the beneficiaries. We are the beneficiaries ng lahat ng ginawa ng Panginoon. Alalahanin natin ang kanyang mga pagtitiis, ang kanyang paghihirap. Ang kanyang pagmamahal. For our final verse, Roma chapter 5, verse 8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan. Ulitin ko po. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Lahat ng ito ginawa ng Diyos bilang pagpapadama niya ng pag-ibig para sa atin at para sa atin noong tayo'y makasalanan. Amen? Alalahanin natin ang ginawa ni Kristo sa lahat ng ating dalawin.
pag nilalain ka ng amo mo, alalahanin natin ang ginawa ni Diyos. Kapag natetempt kang sumagot sa Kanya, alalahanin mo ang ginawa ni Diyos. Pag natetempt ka ng mga nasa paligid mo, alalahanin mo ang ginawa ni Diyos. Pag inaaway ka ng mga tao sa paligid mo, alalahanin mo ang ginawa ni Diyos. Kapag tinutukso-an ang mga tao sa paligid mo, alalahanin mo ang ginawa ni Diyos. Pag meron nagtatagang sumira ng pamilya mo, alalahanin mo ang ginawa ni Kristo. Pag may nagtatagang magdala sa'yo sa likong landasin dito sa lugar na ito, alalahanin mo ang ginawa ni Kristo para sa'yo. Tiniis niya ang lahat ng hirap, may panamalan sa'yo kung gano'ng kanya kamahal. Pag natutokso ka, sa isang ibang paraan, natutokso ang manood ng pornografiya, natutokso ang gumawa ng hindi kalugod-lugod sa mga Diyos, natutokso ang magnakaw, natutokso ang malait ng kapwa, natutokso kang umapak sa iba para lang ika'y umangat. Natutokso kang magsimamaling. Alalahanin natin ang ginawa ni Kristo. Amen po? Amen. Tayo po lahat ay masita. Manaming Diyos na bandawa. Diyos ng pag-ibig. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na bagamat tunay at ligas na Diyos ay hinubad ang katangian ng pag-ibig Diyos. Nagkataong-tao na buhay ng may kabanayan. Wala pagkasilang hanggang sa kanyang kamatayan. Nang sa ganun, ang lahat ng magsisisi tatalikod sa kanyang kasalanan at mananampalataya kay Kristo ay magkaroon nga ng tunay na kaligtasan. Ama naming Diyos, kami po ay lumos na nagsisisi. Dumadakila at nagpapasalamat sa iyo. You did all these things for your glory and for our good. And we are so thankful and grateful. Panginoon, salamat po. Dahil ipinahintulot mo matala ang mga pangyayari nito sa buhay ng aming Panginoong Jesus nung siya'y narito sa lupa. Ipinahindulot mo na ma-preserve ang mga accounts na ito, ang mga sulat na ito, ang mga patotoo na ito, kung ano ang dinanas ni Kristo para sa amin. Dahil nais mo na ang mga katotohanan ito ay makarating hanggang sa aming henerasyon na ito at sa biyaya mo hanggang sa mga susunod na henerasyon pa. Nilog mo na makarating sa amin ang mga sulat na ito, ang mga katotohanan ito, upang maunawahan namin kung ano ang ginawa ni Kristo para sa amin. Salamat po.
lalo mong ipinapakita ang iyong kadakilaan. At lalo namin nauunawaan ang iyong grasya at hawa. Na sino man sa amin na hindi karapat-dapat para sa napakadakilang biyaya na ito o aming ama. Pero ibinigay mo ito sa amin. Sino kami para tumanggap nito? Pero minarapat mo matanggap namin ang mga katotohanan ito. At kami ay habang panahon magpupuri at magpapasalamat sa iyo. Maraming maraming salamat. Ikaw po ang nakakatalastas ng aming puso at isipan. Ikaw po ang nakakaalam ng aming mga pinagdadaanan, ng aming mga struggles, Heavenly Father, ng aming mga paghihirap. Ang mga paghihirap namin dahil sumusunod kami sa kalooban ng Panginoon. Gayun din ang mga paghihirap namin dahil meron kaming desire na sumunod pero natatalo kami ng kaaway. Alam mo po ang lahat ng ito. Kahabagan mo naman kami, aming Panginoon. Supilin mo naman po. Disiplinahin mo po naman kami kung kinakailangan. Paluin mo kami ng buong pagmamahal upang makita sa amin ang nais mo makita sa amin. Ituwid mo po naman kami kung kinakailangan. Kahabagan mo naman kami upang mangyari sa amin yung nais mo mangyari sa amin. At nang makita mo sa amin yung nais mo na makita sa amin. Kung bakit willing kang pagdaanan ng lahat ng ito. Dahil may nais kang makita sa amin. At yun ay una tigit, yun ay ayaw mo kaming mapahama. At gusto mo kaming makita lumalakad na naaayon sa iyong kalooban. Kung paano ang aming Panginoon Jesus ay lumakad sa kalooban mo o aming umakit. Matagpuan mo rin muna ang amin bilang iyong mga anak na lumalakad din na naaayon sa iyong kalooban. Tulungan mo muna ang kami. Dahil ang totoo, hirap na rin kami. Kahabagan mo naman kami, Panginoon. Bigyan mo naman kami ng lakas. Para sa amin ikatatagumpay, para sa iyong ikakaratalang. Bigyan mo kami ng lakas. Kung meron pa mga tanikala na bumibihag sa amin. Kahabagan mo kami ayon sa iyong awat habang. Alang-alang sa iyong pagmamahal. Kahabagan mo na nga kami, Panginoon, upang kami tunay na makalaya sa pamamagitan ng katotohanan ng iyong ginawa na hindi namin kayang palayain ang aming mga sarili. Ikaw lang ang tunay na makapagpapalaya sa amin mula sa pagkakaalipin ito. Kahabagan mo lang kami. Kumilos ka po nawa sa napaka-espesyal na kapamaraan. Patuloy ka lang mamusap sa aming puso at kung loloobin mo po, huwag mo kaming patulugin ng nagmahal. Hanggang maunawaan namin yung nais mong maunawaan namin. Tulungan mo nawa kami, Panginoon. May you do in a very special way. Ayon po sa kabutihan at kaloob. Muli, salamat po sa lahat ng iyong ginawa. Hindi kami karapat-dapat. Pero you are so gracious and merciful. You are so great, Heavenly Father. And we are so thankful. Salamat po sa iyo. This is our humble prayer to you, Father.
with the help of your Holy Spirit, in Jesus Christ's mighty name we pray. Amen. My dear brothers and sisters, may the love and the care of the Father be upon you. And may the grace and peace from our Lord Jesus Christ be upon you. May the power and the presence and the fellowship of the Holy Spirit be upon us all. And together with one heart, as one family, as one church, let us declare that to God alone is the glory, honor, and majesty now and